December 2021, Pokey, naghiwalay kayo ni Lee O'Brien. Ito'y diretsahan. July 12 of 2022, sa isang panayam kay Nelson Canlas, marami kang binitawang salita. In that interview, sabi mo, walang kinalaman ng pera, walang third party, hindi siya masamang tao, mabuti siyang tao at mabuti siyang ama. Tanong, noong 2022, bakit ka nagsinungaling? Alam naman po ng lahat na we have a negosyo, di ba? Pero hindi lang yun eh. Marami akong kinimkim na. And dumating nga doon sa pagkakataon na sa negosyo namin, as partners, as boyfriend, girlfriend, as father and mother of Malia, we're partners, di ba? Sa lahat ng ano, dapat nagtutulungan, di ba? So, yung negosyo kasing yun, hindi mauumpisahan kung di ako naglabas ng pera. So, in all fairness to him, talagang pinush niya na dapat ganito, dapat ganyan. Okay, so maganda yung takbo. And then, dumating yung panahon na may mga questions na ako. I'm not saying na ano siya ha, na hindi siya mapagkakatiwalaan sa ano. Karapatan ko kasi bilang partner mo sa negosyo, malaman ano na tayo, nasaan na po tayo, ano na yung nangyayari, ito. Nagpapa-update lang naman ako sa kanya. Which is, feeling ko, karapatan ko yun. Diba? So, nagpapa-update ako sa kanya ng ganyan. Parang ang dating sa kanya agad, hindi niya nagustuhan. Halos 1 year na akong walang na ririnig. Eto na tayo, babe. Eto na tayo. Babe kasi ang namin. Eto na tayo. Diba? Dapat normal lang yun eh. Nung last month, itong gastos natin. Nung ano, itong ano natin. Yun lang naman ang hinihingi ko. Yun lang naman. Hindi niya nagustuhan. Parang ang dating sa kanya, hinuhusgahan ko na siya agad. Parang tinanggalan niya ako ng karapatan na malaman. Kaya tayo nagninegosyo para sa bata, para kiba. Kasi alam mo, sa ating mga artista, hindi naman lagi tayo may project, hindi tayo lagi sikat, hindi tayo lagi may spotlight. So maganda yung nakaisip kami ng negosyo. Hindi lang niya talaga siguro nagustuhan yung nagtanong ako. Naging cause siya ng inyong pag-aaway? Yun yung naging cause talaga, Tito Boy. Yun yung, but that time, umaasa ako na maaayos pa sana. Okay, so naghiwalay kayo. December of 2021, you did that interview July of 2022. Yung mga deklarasyon mo, mabuti siyang tao, mabuti siyang ama, walang third party, walang pera involved. Bakit? Ito ba, bilang isang ina, umaasa ako, bilang isang ina. Umaasa ako na maayos pa kami. Kahit ang sakit-sakit na sa akin, kailangan ko magsinungaling kasi umaasa ako, ayusin pa niya. Magkakaayos pa kami, oo. Naghiwalay kami, pero marami akong binigay na chance. Marami akong binigay na mga signal sa kanya na please, ayusin mo naman ito para kay Malia. Pokey, at that point, mahal mo pa siya? Mahal ko siya kaya, sa totoo lang, mahal ko siya kaya. Kaya ko nga, nagawa magsinungalin eh. Pagtakpan ko siya. Dahil umaasa ka na magkakabalikan pa kayo. Magkakabalikan pa kami. Humiling ba ang iyong anak na nagsasabi ba? Nag-i-express na ba ang iyong siyempre, anak? Siyempre, nagtatanong. Okay. Nagtatanong sa akin. So at that point, you were hoping na sanay. Kaya nga lalo, dahil the more na nagtanong sa akin yung bata, the more na nagbibigay ako sa kanya ng sign, ito kami ng anak mo. Handa akong magsinungalin. Handa akong lunukin lahat. Buhay mo lang kami. Mabuo lang tayo ulit. Pokey, para lang maintindihan ng sambayanan, simple lang, bakit ba talaga kayo naghiwalay? Para kasing naramdaman ko na ano na ako, Tito Boy, eh. Parang wala na. Parang nawala na yung respeto. Bago pa mangyari yung confrontation namin doon sa negosyo, hindi na kami nag-uusap. We don't exist to each other. Nagsasalubong kami sa hagdan. Tapos, parang wala. Parang nabaliwala lahat yung mga sinacrifice ko, yung pagtatanggol ko sa kanya sa pamilya ko. Marami akong mga kaibigan na ayaw sa kanya. Marami akong mga
mga supporters na sinasabi na wag yan, hindi siya, wag yan, hindi siya tama. Pero pinaglalabang ko na Tito Boy, kaya ako ganito. Kaya ako nasasaktan kasi sayang lahat. Sayang lahat yung mga pagtatakip ko. Sayang lahat yung paglabang ko para sa'yo. Nawala yung ibang kaibigan ko. Nag-aaway kami ng mga kamag-anak ko dahil sa pagtatanggol sa kanya. Ngayon, ang hinihingi ko lang naman, ang hinihingi ko lang, mabuo tayo ulit para sa bata. Ilunukin mo naman yung pride mo. Yun lang naman dito. Hanggang ngayon, yan ang pakiusap mo. Okay. Hindi na po. Hindi na. Ayoko na. Umalis ba siya? Iniwan ka ba niya? O pinaalis mo siya? Pinaalis ko siya, Tito Boy. Totoo, ako po nagpaalis sa kanya. Kasi sa tingin ko, yun po muna yung maganda para sa amin dalawa. Kasi sobrang taas po ng pride niya talaga. Okay. And ayoko din na makita rin ng bata na nagsisinghalan kami araw-araw. Okay. Kaya sabi ko, siguro mas mabuti muna yung maglayo muna kami. Okay. But still, as a mom, wala pong mga nanay na mga ngarap na tuluyang mawasak ang pamilya. O alam nyo lang, gabi-gabi ko pinagdadasal, babalik ka. Babalik ka, ayusin mo to.